Oh, kamusta na kayo mga kabatay? Nagbabalik tayo ngayon sa ating channel kasi mag-isda na lang ako. So, kaya hindi ako nakapag-vlog na matagal kasi, I know. Ano kasi guys, taglan din nakaraan tapos namatalik ng isda ako. So, hindi ko na in-update sa inyo yun kasi napabayaan ko. So, eto, itong loob na to. Ayan, yung makita nyo. Ayan, mag-ilita. Ayan. Diyan ako maglalagay ng mga isda. Ayun, ito yung stand ko tsaka mga aquarium. So, puno yan ng aquarium guys. So, itong video natin to is siguro mapakita ko lang sa inyo kung paano magsalangsang ng aquarium. Hindi naman to totally as in vlog talaga. O, parang nagparamdam lang ako sa inyo na magbabag na tayo sa isda. Ayan. Dahil sa tayong diba? Ayun nyo. Busy. Hop. Hop. Busy guys, ayun o. Daming gawa. Pura aquarium yan. Ayan, salamin. Doon ulit sila. Ay, yun pala guys. Alam nyo na ba yun? Ayun o. Batas na yan. Wala na tayong problemang kahoy ng puno. So, ipapakita ko sa inyo loob. Nakamay tayo para marinig. Wait, open ko yung light. Ayan guys, so kita nyo, punong-puno ng aquarium dito sa loob kasi wait, baka natin guro ng camera. Ito na ang aking setup guys. Diba itong santa na tatandaan nyo yan? So ayan yung setup ko. Ito ay mahabang 6 feet na nakadivide. Then, ito mga 9 pieces na 5 gallon. Then, ito yung mga order sa akin. Yan. Tanda yan. Hindi ko na kata yan. Pag magsasalangsang kayo ng aquarium, guys, ganito gawin nyo po. Ganyan. Para malis yung space. Yan. So, hindi ako magtataga sa vlog natin na to. Kasi, in-update ko lang kayo. Hindi mo totally update. Ayan siya, guys. Yan. Dito na ako maglalagay ng isda. Another isda ulit. Dito. Dito tayo maglalagay ng isda. Siguro dito is, hindi ko pa alam. Pero dito alam ko gapi. Gapi tsaka molly. Sa baba, hindi ko alam. Kasi ito malaki ito eh. 10 gallon. 10 gallon each nito. Yan. Then sa taas, dito maglalagay ng 100 gallon na pang masterpiece. Yan. Then, ayan, magkakaroon tayo ng stock. Nag-unti-unti na akong magkaroon ng stock ng accessories ulit. Kasi, nag-quit nga tayo sa isda. Diyan na yung mga gawa natin. Ayan. Hindi ko pa kayo maturuan ng todo sa paggagawa ng aquarium. Kasi nga po, busy tayo. Ngayon na lang tayo nakapag-vlog ulit. So, hindi ko pa alam kung ma-upload ko ito ngayon. Pero, ang title na ito guys is inalagay ko lang siguro tips paano magsalangsang ng aquarium. Yun lang siguro ilalagay ko sa title na ito. Kasi wala naman tayong gaanong tinuro ngayon eh. So, in-update ko lang kayo talaga na mababagtay isda. And, suggest nga kayo kung ano yung mga magagandang variety ng isda ngayon. Kung masterpiece ba? Ay, masterpiece maglalagay talaga ako sa 100 gallon doon sa taas. Yun o. Kasi, matagal ko naman gusto magka-masterpiece. And, ano ba? Wala akong masabi sa inyo, guys. Siguro hindi. Hindi ko naman masasabihin ko. Oh, ganito na lang. Mag-upload na lang ako sa comment below kung ano yung mas more na suggest ng viewers ko. Then, yun po yung gagawin natin sa next vlog para naman magkaroon kayo ng more idea about how to make aquarium. Kasi alam ko madami sa inyong gusto mag-business about aquarium. Dito sa aquarium guys is tsaga lang talaga. Tsaga patient. Tapos kailangan kalmado utak mo sa pag-usap sa mga customer. Kasi once na hindi kalmado yung utak mo, wala, boom. Lugi ka. So, dun lamang, hanggang dito na lang tayo. Then, siguro tatapusin ko muna yung order sa akin sa Batangas na halaga na
800 pieces. Kasi dalawang pet shop yun eh. So, ayun naman guys. Naway, supportahan nyo pa rin tayo sa ating journey. Na kahit di tayo nag-vlog, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng viewers at subscriber natin. So, God bless you guys. Ingat lagi. And hanap na lang ako sa comment below kung ano yung mas more na dapat gawin. Sa mga previous comment nyo, titignan ko rin kung ano yung the best na gawin or suggest nyo sa mga video. So, ganito na lang tayo. Ay, hanggang dito na lang tayo para magawa tayo ng aquarium. So, babush!